Hello and what's up mga kamoters? Today is Sunday and it is a rides day. Joke. Bawal po mga kamoters kasi yung lugar natin is under MECQ. So, and especially ngayon po ay no movement day. So bawal po lumabas, bawal gumala. Kaya eto, napag-atasan tayo na kumuha ng documentation kung ano ang sitwasyon, ano ang sitwasyon ng kalsada sa ating lugar. So ulitin ko, no movement Sunday. So bawal maggala, sirado lahat ng mga pampubliko at pribadong establishment. So ganun. Andito tayo ngayon sa main highway. So kung may makikita kayong mga dumadaan ng mga sasakyan, so basically hindi taga atin, dumaan lang taga ibang lugar. So ngayon titingnan natin kung gaano ba cooperative yung sensya na kayo, may ano kasi ako, may luas. May luas, ayun. Tamad kasing maligo eh. Bingo! So, bakit po ba mayroong ganon, parang lockdown? So, kasi mga kamoters, para maiwasan yung paglaganap ng COVID-19. Yun, may mga dumandaan. So, sabi nila, scam daw yung COVID kasi hindi naman yan totoo, hindi naman yan nakakapatay. Well, kung ganun, okay yun sa atin. Good yun sa atin kasi mga ano tayo eh, mga malulusog tayo. Hindi masyadong affected yung mga bata, mga malalakas, yung mga healthy ang katawan, hindi masyado yun silang affected ng COVID. So, ang kawawa dito is yung mga matanda nating kasama sa bahay. Kaya yun. Kasi bakit no movement Sunday tayo? Para maibsan naman kahit papaano yung paglaganap ng COVID. Kasi pataas ng pataas yung bilang ng na-infect ng COVID dito sa atin mga kamoters. So yun, nag-cooperate naman, I think nag-cooperated naman yung lahat. Sirado lahat ng mga establishments. Except, ang sarap mag-rides dito. Bingo! Pwede tayong gumala sa gitna ng daan, mga kamotor. Try nating dumaan dito. Dito na side. Yan. Buti pa si kuya, Parang may-ari na siya na dito sa ano, siya ang nagmamayari sa ipin. So as you can see, close. So may mga lumalabas, siguro may emergency, bumili ng gamot. So yun, exempted naman yung ganon for emergency purposes. So explain ko sa inyo mga kamoters kung bakit may mga tumatakas na litra. Sorry. Explain ko sa inyo bakit tumaas yung bilang ng ating COVID. So, as you can remember mga kamoters, this month is June. So, naalala niyo pa ba? Opening ngayon sana ng mga klase. And then, suddenly, the month of June is, ano? Ito yung buwan ng magsipag daratingan yung mga bagyo dito sa atin. So yun, pangit yung weather kapag yun. And at that time na magsisimula yung klase, maraming klase ang nagsususpended due to the month of June kasi nga parang lugar, parang buwan ito ng bagyo. So yung ibang lugar is na-move yung opening ng kanilang klase into August. Kaya nagkaganon. So kapag ganon mga kamoters, bagyo, parating umuulan. So na malimit na marami talagang magkakaubo, magkakasipon,
Tsaka malakas yung power ng COVID kapag malamig. So matagal silang namamatay. At tsaka hindi po sila namamatay sa tubig. So parating umuulan, parating bumabaha, kaya yon maraming infected. And then kung tayo ay inuubo, sinisipon, or hindi maganda yung ating pakiramdam, natatakot naman tayong pumunta sa ospital kasi baka i-charge na naman ng COVID. Ganon po mga kamoters. So para maiwasan natin ang paglaganap ng COVID, kasi hindi na po biro yung mga numbers na infected, ulitin ko po, sa atin, okay lang sa atin na mga malulusog, hindi tayo ganun ka, ano, ka-worry. Eh, how about po yung mga mahina po ang resistensya na kasama natin sa bahay, yung mga matatanda, kawawa naman po sila. At saka, sabihin na lang natin na okay lang magka-COVID, sino pa bang lalapit sa'yo kung COVID positive ka? Diba, wala. Bingo! So, mas mabuti mga kamoters na sumunod na lang tayo sa batas. Kasi hindi natin to mare-resolve ng tayo-tayo lang. Dapat sama-sama tayong lahat. Gaya nito. So, yun. Kaninang mga around 7, so naglibot ako kasi may binigay na oras hanggang 8:30. So anong gagawin doon? Ina-advise po yung lahat na may mga pwesto, may mga tindahan na mag-disinfect ng kanilang mga yun na nga mga opisina, mga tindahan, or ano pa ba, establishment, yung ganon. Ang sakit talaga ng luas ko. Yun. May mga ilan din na lumalabas, siguro bibili ng gamot. Tsaka itong mga four wheels, mga napadaan lang dito sa atin. Ayan. So kanina pong umaga is nag-disinfect yung karamihan sa mga negosyante. So good thing yun, para malinis din kahit paminsan-minsan yung no, yung ating mga opisina. And then pag tumungtong na into 8:30 yung oras, is nag officially no movement. So as you can see, sarado po lahat. May mga post din sa Facebook na ano sila, parang rare na ano pangyayari, hindi sila sanay kasi parang ghost town yung ating lugar. Pero pag ipagpatuloy natin to mga kamoters, re-resulta ito ng maganda. So dito tayo ngayon sa budget wise. So ayan, tignan nga natin. So close ang budget wise, kasi dito ako palaging tumatambay mga kamoters. So close, wala akong tao. Ayan. So ulitin ko, kasi sabi ng iba tapos na tayong mag lockdown, tapos na rin tayo, lumuwang na tayo, naging okay na lahat. And then ngayon naman, bigla na namang bumalik. Again mga kamoters, ito kasing panahon natin sa June is tag-ulan. So yun, malakas ang power ni COVID sa taglamig. Huwag nyo yung kalimutan. Ang pinaka mataas na lifespan ng COVID is yung aluminium. So kapag merong virus or yung ano, yung saliva natin na nagkukontain ng virus napunta sa aluminium, ewan ko, hindi ko alam, I think almost 3 days hindi mamamatay yun.
alam kasi natin na ang aluminum is malamig na metal. Lalo, maliban na lang kung nabibilad sa araw. Yun. So, sa panahon natin ngayon, kapag patuloy pa rin ang pag-ulan, napakahirap na supuin ng COVID. So, hindi lang naman tuwing Linggo lang ang pinapatupad dito, especially sa ibang araw, meron din namang color coding. So, ganun lang. Konting taste-taste lang mga commuters. Hindi lang naman nagsasuffer ang ilan, lahat naman, kahit mapapobre man o mapamayaman. Siguro yung mga mayaman is may marami silang pondong pagkain, wala silang problema. Pero hindi, parang naiba rin yung kanilang lifestyle. Kaya apektado rin lahat. So andito tayo ngayon, papunta naman tayo sa kabilang direksyon. So kanina may nadaanan tayong mga pulis, nagtanong, yun, nag-explain naman tayo. Hindi naman tayo lalapit sa kung sino-sino, kaya okay lang, ayun. So dito na tayo, sa landbang, walang katao-tao. Good, sirado po lahat. Sirado po lahat mga commuters. Unusual na pangyayari. Noon. Medyo hindi lang natin nasanayan. So, STII sarado. So, ayan mga commuters. Andito tayo ngayon sa public market. So, no entry. So, wala po. Tingnan. So, sirado po ang ating merkado publiko. Wala pong tao, wala pong nagbebenta. So, good. Good yun. Goods na goods. So yan mga kamotors, andito tayo sa daan papuntang merkado. So positive, wala pong tao. Oh good. So may mga taong nag-check sa area. Check lang po sa area nila. Mga guard or ano, frontliner. Yan. Bibisitahin natin itong lugar kung saan may simbahan. So, Iglesia ni Cristo at saka Roman Catholic Church. So, walang tao. Yun. Zero. Zero mankind. Pachil-chil lang. Walang tao mga kamotors. So ngayon mga kamotors, papakita ko sa inyo, kukuha tayo ng mga drone shots. Tsaka magra-rides tayo papuntang siguro mga kabasalan, hanggang kabasalan lang tayo mga kamotors. Kasi hindi na natin kaya libutin lahat. So, ganon. Tara!
So ayan mga kamotors, no, ang sarap sana. Sarap sana ng wag rides. Kasi bakanting-bakanting yung daan. Bingo. Pwede mong ibuhos lahat ng lakas ng motor mo. Kaso nga lang sa pag-uwi ko, I realized na pangit pala kapag ganito. Boring, napaka-boring, so lonely. Sarap sana kung matapos tong pandemic. Kasi unusual eh, hindi naman, although, ito nga, hindi, iwas disgrasya kasi walang masyadong motor, but iba pa rin yung may mga nakakahagilap tayong tao kasama. Sana matapos itong pandemic nito. So, ang tanging hiling lang po ng mga nanunungkulan dito sa atin na ito, tulungan natin sila para ma-contaminate ang paglaganap ng COVID. So, sa ganitong simpleng paraan po, gagawin natin kung ano yung mas na ikabubuti. So, kapag nagko-cooperate tayo, hindi rin tatagal to, malalampasan din natin ang problemang to. So, ganun po. Hopefully na andyan lang kayo sa mga bahay nyo, tsaka yung nagbiyahe, oy, ride safe. Magandang magbiyahe ngayon kasi wala masyadong nakakasalubong. So ngayon, stay safe mga kamoters, and sana magkita pa tayo sa next vlog. Kasi mukhang matatagalan pa tayo maka-vlog ulit. Kasi yun na nga, mahigpit ang panahon. Tsaka don't forget to subscribe mga kamoters. Uuwi na ako mga kamoters, kasi gutom na yung mga buhaya ko sa tiyan. Ride safe!